possible na mga kalaban ni Chanquin Emuel. Ang nasa radar po, pinag-uusapan ngayon, itong Japanese na champion sa OPBF. Sapagkat ang mga promoter po ang pupunta sa Leyte. Sila po ang dadayo sa Leyte just to make it sure na si Cuadro Alas ay pipirma po sa kontrata na kanilang inihain at napag-usapan ng kanilang mga managers ni Cuadro Alas. So again mga kabulgaran, hindi po tutuloy si Cuadro Alas sa Japan. Kung hindi, yung dalawang promoters niya ang pupunta po sa Leyte. Sila po ang manunuyo, sila po ang manunuyo. Kasi ikakasal nila yan either April ng second week or third week po ng April. Yung laban uli na kanilang ipinoproject. Bale, yun ang pinaka-latest natin balita update dito kay Champ Janel, mga idol, mga kabatang Mindanao, no? Talagang itong promoter galing sa Japan, mga idol, talaga ang dadayo sa Leyte. Lugar mismo nitong si Champ Janel kasi mero upang kausapin at saka iplansa, i-arrange yung next laban niya at saka target mga idol yung interim champion na OPBF at saka ang pinakamaganda, bakit mga idol, as early mga kabatang Mindanao, makikita na naman natin ito si Champ Janel Casimero kasi ang target sa April or March, ganun yun pagkakasabi mga kabatang Mindanao, itong si Kuya Nunuel at saka courtesy na rin sa YouTube channel niya, no? Salamat dahil more update at marami tayo talagang info mga kabatang Mindanao. Kaya let's go champ. At yun lang mga kabatang Mindanao, salamat sa inyo, salamat sa suporta, sa walang sawang pag mamahal sa atin mga kabatang Mindanao, especially kay Tambalolo. Thank you very much sa atin. At saka sisingit ko lang mga idol, no, bali po promote ko na rin, ako po ay isang galing kulungan. At ang taong yan, si 15 years na nakukulong. Salamat sa inyong job, Mr. Balit. Pero sa'yo, kaya po na konsepto. May na lang. Kaya Ginoo, nagplano na lang daan. Oo, pero nagbago siya mga kabatang Mindanao. Oo, hindi kayo namalik mata or nabibingi. 17 years din siyang nakulong. Pero binago siya ng Panginoong Hesus. Kaya nasabi ko lagi, deserving siya magbago. Kasi unang-una, tayo ay nilikha lang ng Diyos at minsan nakagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin doon na talagang ang tao ay natili lang din sa kasalanan. Lahat tayo deserving magbago, kaya alam ko may puso ka at may awa ka rin. Kaya hihingi ako in behalf sa mga kakusa ko, hihingi ako ng pamasko sa inyo upang maatid natin mga idol doon sa target natin na mamigyan tayo ng kahit man lang sabon, kahit man lang toothpaste, basta at least mayroon silang matanggap sa Pasko na ito. Kaya salamat dahil marami na akong mga tao mini-message. Thank you very much sa inyo, sa inyong tugon. At sana po mayroon na kasing dalawa na nag-offer, na mini-message ko, na nag-okay na sila sa akin. Kaya thank you very much. Merry Christmas sa iyo, Merry Christmas sa akin, sa pamilya mo at sa pamilya. Thank you, I love you. Mabuhay po tayo. Please subscribe Batang Mindanao 29.